Guys, andito na nga tayo sa zoo kung saan merong actual na panda at i-share ko sa inyo kung magkano nga ba talaga ang sweldo ng isang OFW dito sa Macau. So ayun, yung bumaba na. So ayun guys, bumaba na siya. Sinuwerte tayo. But nandito na tayo sa entrada ng bahay ng pamilya Soldic. Doon guys, pagpunta nga kayo dito, pwede kayo magkasin ng mga nasa dynasty ng araw. So ayun, tamahan nyo ako guys. Guys, nandito ko ngayon sa Amaral, which is yung pinaka-central bus station dito sa Macau Peninsula, and halos lahat ng bus dito dumadaan. So, mas maganda dito kayo magsimula pag pupunta kayo sa Macau. Oh, yes, before Daddy. That, I suggest mag-download muna kayo ng app na bus traveling. Bakit? Ito yung nagsisilbing guide namin sa mga sasakyang bus. And then, pinapakita rin dito ko yung actual location ng bus na sinasakyan nyo kung malapit na ba kayo sa bus station na hihintuan nyo. So, yun! Kaya mag-download kayo nito. So yon sa travel natin ngayon, sasakay tayo ng bus number 26. Ang pupuntahan natin, pupunta tayo sa isang zoo. Titingnan natin yung mga panda. So yon, bihira tayo makakita ng panda sa Pinas. So yon, ikipicture ko siya dito sa vlog ko. And then after that, pupunta tayo sa temple sa Kuloan, sa taas ng bundok. So yon yung temple ama. So yon, tamahan nyo ako guys. So ayun guys, first station naman, may nakalagay naman sa na instruction yung mga pangalan ng bus stop. Yung nasasakay natin yung 26A, and yung sinasabi kong Amaral, itong bus station na to, nasa central ng Macau, ito yun. Ito yung Amaral, and then ang istapan natin ay sa Edificio Onson. So ayun, natatandaan nyo lang yung bus stop number niya para doon sa app, susundan nyo kung nasa na kayo. So ayun. Ganun lang ang gagawin natin. So ayun guys, hihintay na lang natin yung bus number 36. Pero bago yun, yun nga, kung meron kayo nitong Macau bus, mas maganda. Bakit? Ang kaltas lang nito is 3 pataka per ride. Alright! And then kung wala naman kayo nito, pwede naman kayo magbayad ng coins. Ang kaltas, ang bayad nito ay 6 patakas. So yun, mas maganda meron kayo nito para medyo makakatipid kayo, kasi 3 pataka per ride lang. So yun, mag-isa lang ka ako ngayon at kasama ko lang ang aking tripod. So yun, tara. So guys, eto na yung bus. So i-ready na natin yung pambayan natin. Kung may card kayo, i-ready nyo na. Or kung wala, i-ready nyo na yung coins nyo. So yun, kasakay tayo. Medyo punuan pero okay lang naman. So itatap lang natin itong card natin. Standing tayo. Pero okay lang, at least nakasakay tayo ng bus. Yun, check nyo na lang dun sa app kung malayo pa ba tayo sa pupuntahan natin o malapit. Nag-update naman yung kada bus station na titikilan natin. So yun, kapit lang. So yun guys, pababa na tayo. Dito tayo sa Edificio Onson. So andito na tayo sa Edificio Onson guys. So yun guys, andito na tayo sa entrance ng zoo kung saan makakita tayo ng panda. So ang gagawin lang natin, pwede ka dito dumaan dun sa main entrance, at pwede ka rin dito dumaan kasi entrance din naman to ng zoo.
lalakad lang tayo ng konti papunta. So yun, tara! Guys, nandito na nga tayo sa zoo kung saan merong actual na panda at isa-share ko sa inyo kung magkano nga ba talaga ang sweldo ng isang OFW dito sa Macau. So yun, magkaka-booking na tayo mga brad. Malalaman nyo na yung sweldo ng mga anak nyo o yung sweldo ng mga asawa nyo. So, ngayon pa lang, sorry mga brad, magkaka-booking na tayo. So yun, pero bago ko share sa inyo, alam ko excited na kayo, papasukin muna natin itong zoo para makakita tayo ng actual panda. Yung usapang sweldo, mimiyan yan. So, yun! Tara! Hindi lang naman panda ang meron dito sa zoo. Meron din dito katulad ito. Raccoon, unggoy, monkey, at iba pa. So, ngayon, for this video, magpo-focus lang ako sa panda kasi mas cute yung panda. Mas cute ko siyang makita, di ba? So, ipapakita ko lang sa inyo. So, yun! Tara na! So, yan guys. Papasok tayo sa loob ng panda. By the way, number one rule, bawal mag-video ng may flash. So, ayan. Let's go! So, ayan guys. Nandito na tayo sa loob ng zoo. Punta na saan? Yun, si Shin Shin. Ayun, nandun siya sa likod. Ayaw niyang bumaba. Pero, number one rule, huwag kayong magpipicture na may flash or video na may flash. And then, huwag kayong ganong maingay kasi madidisolbo yung mga hayop. So, yun, hindi natin siya pwedeng pilitin bumaba. At ang magagawa lang natin ay intayin na bumaba siya. Sana makita natin siyang bumaba. So yun guys, andito na tayo sa loob ng panda at ayun siya. Nasa may bandang taas. Nako, lapit ka dito dali. Ayun siya. Yun yung panda. Ayan, hintay na lang natin lumapit. Ayan. Medyo mahihiyain guys, shin. Yun. Susundan natin siya. At medyo pa-VIP si Shin Shin. Ayun na, palabas na siya. Lito na dito, Shin Shin. Ah, nakabiliya siya. Yung bumaba na. So, yun guys, bumaba na siya. Sinuwerte tayo. Yan guys, si Shin Shin. Yan, sana maglaro na siya. Yan. Hello, Shin Shin. So, yan guys. Sinuwerte tayo at nakita natin siya bumaba. Pero tamad talaga to. So yun. Hello! Ayan po yung actual na panda. Yun, maswerte tayo at nakita natin siyang bumaba. Nakita natin siyang malapitan. So yun, punta kayo dito para makita nyo si Shin Shin. Na nagtago na naman. Oh, harap ko sa camera si Smile. Ah, yun, pinakita niya lang tayo ng konti at nagtatago na naman. So yun, nagpapakitang gilas na siya. Umakit siya sa puno. Ayun, natulog na naman. Tamad siya talaga. Yun. Kitang-kita niya naman, tamad. Yan, natulog na. So, ayan, pumunta kayo dito para makakita kayo ng actual na panda. So, ayan guys, doon tayo bumaba doon sa side na yung kaganina, sa bus stop. Doon din tayo pumasok. And then, meron sa right side ng zoo, merong exit din dito. Dito ka dumaan. Pero kung pwede ka dumaan dito, dire-direct yun nyo lang. And then, ano lang siya sa kabilang bus stop. Doon yung packet dun sa temple. So, lakad lang kayo ng konti. Hindi maghintay kayo ng shuttle bus dun. So, papakita ko sa inyo. Papraso lang naman yung lalakarin nyo. Hindi naman masyadong malayo. Andyan na rin yun sa malapit. So, suggest ko lang mas maganda pumunta dito kung may kabarkada kayo. Mas maganda kung jowaan nyo, partner nyo para hindi naman boring. Sa part ko naman, ako yung nagpa-vlog naman. So, okay lang ako solo. Pero kayo, huwag kayong pupunta dito solo. Maboboring kayo. So, yun, malapit na tayo. Hintayin rin tayo ng shuttle bus. Papakita ako sa inyo yung schedule ng shuttle bus. Pwede naman siya. Alright! Na kung trip nyo rin lakarin, wala namang problema. Aakit lang naman kayo na napakalayo. Pero may mga gumagawa ng Pinoy for the sake of thrill lang. Yahoo! Lakas trip lang. So, nandito na tayo sa entrada ng bahay ng pamilya Solvig.
So yun, then dito na tayo sa entrada nung paakyat dun sa temple. So yun, nihintay na lang tayo ng shuttle bus. So by the way, isa pa, pag uwi nyo dun, tatawid lang kayo, may bus stop na dun. Bale, sumakay lang kayo papuntang Taipa. So kung meron dun, papunta studio. And then, yun, kung saan makain nakatira, maganap na lang yung shuttle bus pa uwi. Pero galing dito, papunta dun sa part ng Taipa, dito kayo sumakay, tatawid lang kayo. Pero ako, hindi ako bababa dito pabalik, sa iba ako pupunta. So yun, tuturo ko lang yung pauwi. Pero yun nga, nandito na tayo sa Pakyat. Yan. Paghihintay na lang tayo ng shuttle bus. So yun, hintay-hintay lang tayo. So yun, paghihintay na lang tayo ng bus. Doon titigil yung bus. And then ito yung entrance. Na-realize ko, nakakalungkot pala gumala mag-isa. Pero okay lang, for the sake of vlog. Kaya kung pupunta kayo dito, mas maganda magsama kayo ng kaibigan, jowa nyo, may sana all, may kasama pag gala. Pero okay lang kasi ako naman, nagbablog ako. Kasama ko kayo. Oh yes, daddy! Pag gala ako. So, masaya na ako na naitutur ko kayo sa mga pwedeng paggalaan dito sa mga. Yahoo! Diba? Ayun, kasama ko. So, like nyo, video ko ah. Pati na yung bus. Guys, ito yung schedule ng shuttle bus nila. So yun, nakakita tayo. So yun guys, dumating na nga tayo dito. So yun, medyo malamig na yung klima kasi kitang-kita naman natin medyo maulap. And then, kasi malapit na rin kasi yung winter. So ito, masarap gumala ngayon dito kasi nga, hindi ka pagpapawisan. So tara, akit na tayo. So ang ganda ng view dito, talagang picture perfect siya. Talagang sulit na sulit. Nakakalangit talaga nasa ibang bansa ka. Pero talaga naman nasa ibang bansa. Ayun, minsan lang kasi tayo makakita ng temple. Wala naman kasi yun sa Pilipinas. So yun, meron pala. Meron, pero hindi ko pa napupunta. Pumunta nga kayo dito. Pwede kayong mag-ask ng mga nasa dynasty nung araw. Yan. Kung ano may style ng picture ang gawin nyo, pwede. Pero wag naman yung kabastos-bastos kasi galang din natin yung lugar. Na kasi isa tong temple, so kagalang-galang siya. Huwag tayo mag-post ng kung ano-anong pangit na post. So yun, yun lang. So eto na nga yun, guys, booking and time. So magkano nga ba talaga ang sweldo ng isang OFW dito sa Macau? So, simulan na natin sa mga nagtatrabaho sa bahay. So, normally, naglalaro yan sa range na 4,000. Depende sa kontrata with the employer. Mayroong 4,000 pataas, mayroong 4,000 pababa yung sahod nila. Pero, yung nga sabi ko, depende sa kontrata nyo with the employer. Nung magsisimula pala kayo magtrabaho, mayroong nai-increasean, mayroong nandyan lang. Pero, huwag niyo lalanglangin yun, ha? So, oh, pero yes, pinaka daddy. Basic pay dito sa Macau, which is naglalaro sa 6,650 per month. Yan yung aming salary per month. Pero minsan nagkakaroon kami ng OT. Pero ang rate namin kada OT, kada oras is 32 patakas point something something. So, yun. Halimbawa, nagtrabaho kami ng
12 hours sa isang araw, which is meron kaming 4 hours OT. So times 4 hours times 32 patakas is equals to 128. Yun, 128 per day. Halimbawa, sinwerte kami at nakapag-OT kami sa buong buwan. 26 days lang kasi meron naman kaming 4 na day off. So yun, 26 days. 26 days times 128 patakas per day na OT, 4 hours. So, papatak siya ng mga 3,276. Wow! Yun, competition. 3,276 plus yung basic namin na 6,650 equals 9,926 patakas. Oh my God! Sabihin na mo ngayon, ay, Nino! Malapit na Pasko! Ay, kung gano'ng kalaki yung conversion ng sahod namin dito, ganun din kalaki yung gastos namin. Oh, yes, so, Daddy! Sa bahay pa lang, sa pagkain pa lang, nauubos na. Nakakapagtira ng konti. So, yun. And then, meron tayong tinatawag na mga direct employee. Yan yung mga above minimum. So, mga direct employee, yeah! Normally, sabi, naglalaro yun yung pinaka-starting pay nila na 9,000. 8 hours kada buwan. Isipin nyo yun. Yeah! Kumpira doon sa mga nagtrabaho ng basic na patay-patay ka na, nag-dose-dose ka na, o matay-matay ka na, doon makakakuha ka lang ng 9,000 kada buwan. Silang mga direct employee, eh, sasahod ng 8 oras nagtatrabaho kada buwan, 9,000. Lalo pa yung mga ibang mga veterano na mas mataas pa sa basic. Wow, isipin nyo. Kaya yung mga nagtatrabaho dyan, anak, asawa na direct. Hoy, magpakain naman kayo dyan. Booking and time na to. So, ayun. Yan na nga yung range ng sahod namin din sa Macau. So, pasensya na sa mga nabooking dyan, mga mister, missis, mga anak na nalaman na ng pamilya nyo kung magkano sahod nyo. Pasensya na. So, libre nyo ako, ha? So, yun, guys. Yan lang yung tao dito sa Macau. So, salamat sa pagsama nyo sa akin sa pag-ikot. So, yun. Tara na. So, guys, dito ko na muna tatapusin itong video na to. And then, pero yung paggala ko hindi pa tapos dahil bababa pa ako ng bundok. So, abangan nyo yung susunod na video, yung part 2. And then ngayon, tatapusin ko na muna itong video to. So, thank you for watching. Please subscribe and like my videos. And hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod ko upload. So, bye-bye na muna. Kita-kits, guys!